mga police. Check po yung plaka po, tapos kung saan po dumiretso po yung ano. Ah, nakuha ng police yung plaka? Hindi po, i-check lang po kung... Ayan, si mami nawawala. Sige, pakita public natin. Public school teacher po siya, Idol Raffi. Okay. After po ng kanyang duty sa school, makikita po doon sa CCTV, may isang lalaki po dyan na nakaputi. Ayan po si ma'am, naglalakad. Hawak po yung bag. Okay. Okay. Naglalakad si ma'am. And then? Yung lalaki po nakaputi, pabalik-balik po siya dyan. Pagbalik po niya, Idol Raffi, nakaakbay na po siya doon kay Teacher Amelia. At sumakay po ng motor. Sana yun. Okay. Okay. Nakaakbay na siya. Ayan na po. Ayan. May kasama na po siya. Tapos? Ayan po. Tapos, ayan po yung motor. Idol Raffi, sakay-sakay na po siya. Nakaakbay pa po yan eh. Si, yung lalaki po nakaputi, nakaakbay pa po kay Ma'am Amelia. Okay. Po, ayan po. Una po siyang pumunta dyan, sir. Mag-isa lang siya. Okay? Tapos, okay. Pagbalik niya po, nakaakbay na po siya kay teacher. Alright. Malapit po yan, nangyari po yan, Idol, yung CCTV po na yan, nakuha po sa, malapit po sa school, kung saan okay. po nagtatrabaho si teacher. Malabo nga yun sa plate number. Opo, pero, opo. Major Phil Alunday, Chief Investigation Section ng Paranaque PNP. Major Alunday, magandang hapon po, sir. Yes, sir. Good afternoon po. Okay, ano na po yung pinaka-latest dito po sa ginagawa niyong pag-imbestiga sa pagkawala po ni Ma'am Amelia Rosario Mentemayor? Major. Sir, kahapon po sir, kinonfirm po nung family po ni Ma'am Amelia na siya nga po yung nakita sa CCTV around 7:20 PM ng September 21, sir. Okay. So, yes po sir. Tapos as po doon sa kanyang plate number, hindi po masyadong clear yung plate number. So nag-request po tayo sa ACG ng enhancement po. Para makita natin ang gusto yung plate number ng ginamit na motor. Ma'am, meron bang boyfriend itong si Amelia? Wala po kaming alam, sir. Na-check niyo ba yung kanyang sa Facebook? Hindi po, sir. Wala po siyang Facebook? Meron po, sir. Wala po kayo nakita doon sa kanyang Facebook? Opo. Account? Opo. Wala po, sir. Okay. Yung kanyang cellphone? Wala. Hindi po. Wala din po, sir. Wala po siyang nakikwento sa inyo? Wala po bang dumadalaw sa bahay ninyo? Dinadalaw siya? Wala po. Wala po sir. Dati po may nanliligaw sa kanya pero hindi naman. Yung dati may nanliligaw? Opo. Kailan pero po yun? Matagal na po. Matagal yun. Na. Opo. Pero itong lately, wala po siya nababanggit na may nanliligaw o may nag-iskok sa kanya? Wala po. Wala sir. Naman po sir. Nakwento po yata nila nanay na yung lalaki po na yun, tama po nanay, ay namumukaan niyo po. Yun po yung dating may-ari nung pinag-uupahan nila. Base po sa hulma ng katawan, namumukaan po nila na yun po yung dating may-ari nung pinag-uupahan po nila. Kasi may kita yung nauna siya, di ba? Opo, opo. Major. Yes po, yes po. Baka pwede niyo pong imbestigahan yung dating may-ari nung bahay na inuupahan daw po nitong si Teacher Amelia. Yes sir, yun din po ang confirmation ng mga kapatid nung ating subject, Ma'am Amelia, na parang namumukhaan nila. Sa mga oras na ito po, sir, ay andun na po yung mga police natin at sa lukuyang pong iniimbestigahan yung sinasabi po nila na dating landlord ng Ma'am Amelia. Ngayon pala po iniimbestigahan? Actually, kanina pa po, pero andun pa po sila. Sinakausap pa po yung tao. Pero initially, nagde-deny naman yung subject natin, yung person of interest natin. Madam Principal, magandang hapon po, Madam. Magandang hapon po, Senator Raffi. Opo. Maybe you can shed light. Baka may nakikwento po sa inyo itong si Teacher Amelia na siya po ay merong boyfriend ba o karelasyon, may naniligaw, may nag-stalk sa kanya? Actually po, hindi po niya naikwento sa akin. Yun lang po nung una siyang pumunta sa school noong August 18 para po ipakita yung advice ng aming division office na siya po ay magiging guro sa aming paaralan. Opo. Bali, may kausap pa po ako doon sa office ko. Kaya pinaupo ko po sila doon sa waiting area through my clerk po. Sabi ko po, paupuin muna doon sa lobby. And opo. Then, after ko po makausap yung isang tao na sa office ko is, sumili po ako doon sa lobby para tingnan kung marami pa pong tao. Mm-hmm. At nakita ko po nakaupo doon si Ma'am Amelia. Okay. At may katabi po siyang lalaki. Kaya lang, in passing lang po ang tingin ko eh. Mm-hmm. Hindi ko po siya masyadong tinignan. Ayun po, at pagpasok ko po doon sa loob ng aking office kasi niyaya ko po si Ma'am Amelia. Sabi ko, halika na, dito na tayo sa loob. And then, biniro ko lang po naman siya. Sabi ko, Ma'am, kilala mo ba yung katabi mo, Ma'am? Boyfriend mo ba siya? Yun, sabi niya, opo, Ma'am. Yun lang po. Ah, okay. Hindi niyo po namumukahan yung lalaki? Hindi po kasi mabilis lang po eh. Tsaka naka-face mask din po. So inamin niya po sa inyo na meron siyang boyfriend. Boyfriend nga niya yung kasama niya yun noong August 18.
Yun lang po, wala na po siya na iba pang nabanggit. Wala na po. Madam Principal, maraming salamat po. Mayroon siyang boyfriend at sinamahan pa nga siya. Pero yung lalaki po parang, talang lakas ang loob ko, parang kilala, namumukhaan ko po talaga, pati yung picture po. Okay, so yung lalaki, na doon namumukhaan nyo talaga. Opo. Yung po yung dating landlord. Opo, lakasan ko na lang po loob ko. Opo. Siya yun? Opo. Okay, base doon sa CCTV. Tapos po, ano, nakablock po kami sa Facebook po. Hindi namin ma-search po yung lalaki. Blinak na kayo? Opo. Or dinilit na niya yung kanyang Facebook account? Hindi pa po. Dati, na-access siya? Dati po, inad request po niya akong dati. Ah. Hindi ko lang po kinonfirm. Inad request ka niya? Opo. Hindi mo lang siya tinanggap? Opo. Pero ngayon? Ngayon po, hindi na po ma-search. Hindi ko po ma-search. Pati yung ibang kapatid ko po. Ayan po, Major, narinig niyo po. Major Arundel. Yes, yes, sir. Yes, sir. Okay, so person of interest po talaga, dating landlord, nitong si Teacher Amelia. Yes, sir. Yes. Sige po, ituloy niyo lang po yung pag-iimbestiga. Sige po, Major, kami po ibabalik sa inyo probably after a week. Baka meron na po kayong bago. Yes, sir. Thank you po. Thank you, sir. Opo, opo. Thank you po, Major. Sana po, ano po, makita mo, mahanap na po yung kapatid ko po kasi po, ilang days na po siyang nawawala. At talagang masakit na po sa loob po namin. Ma'am, so meron po bang CCTV sa inyo pong eskwelahan? Wala pa po. Oh, okay. Kasi sana, ma'am, we can go back to August 18 para makita po yung, kung mahagi po sa camera, yung pong kasama ni Teacher Amelia nung araw na nakita niyo nga siya doon, di ba yung sabi niyo? Wala pa pala kayong CCTV sa school. Wala pa po. Eh, magpalagay po tayo. O, tutulong po ako. O, di ba? Mag-donate thank po you, tayo. Sir. Opo. Sige, ma'am. Huwag niyo ba ang telepono. Tingnan ko po kung ano may tutulong sa inyong school, ha, madam? Opo. Thank you po. Thank you po. Salamat po, madam principal. Hayaan po muna natin mga polis na mag-imbestiga. Anyway, may binigay tayong bagong mga impormasyon sa kanila. At yan po ay isang lead. Nakita ko po doon sa Facebook ng anak ko, friend niya po siya kahapon. Pero ngayon wala na, nawala na yung ano lala, yung hindi na niya friend doon sa Facebook. Sino po? Yung dating landlord? Yung lalaki po na ano, sinusus. Ah, dati friend niya, ngayon hindi niya friend. Opo, nakita ko, daw po nakita na ko po na friend niya si Amelia pa, pero ngayon tinanggal na. Wala. Tinanggal niya? Opo, hindi ko na nakita. Okay, so person of interest po siya. Ang landlord na si Edgar Villafranca ay person of interest. So siya yung dapat kausapin na mga police. At ginagawa naman po ng mga police in fairness. Andun na po yung mga police at kinakausap na po siya bilang isang person of interest. Hindi pa siya suspect, person of interest. Interesado mga police na makakuha ng informasyon sa kanya na baka makatulong sa pag-iimbestiga. Okay? Sige, ma'am at sir, by next week po, tatawag ulit tayo. Maski huwag na kayo pumunta rito, hopefully meron na po tayong bagong development. Salamat po, sir. Opo, sige po.